Andito na naman ang lola nyo at magdi-DIY dishwashing liquid tayo ng makatipid. At eto na, dumating na ang aking package. Kita nyo naman ang ganda ng packaging. Talagang balot na balot at nakakahon pa. Eto na siya guys, binubuksan na ng lola nyo at excited nang mag-mix. Eto nga po pala siya, may kasama naman po siyang instruction kaya hindi po kayo magkakamali. Heto po ang laman niya, may sodium chloride at eto naman po ang lemon scent at may kasama rin pang kulay para maging kulay dilaw ang inyong sabon. Eto naman po yung isa pang package na kasama rin po sa kanya. Eto naman po ang kanyang anti-bac para may anti-bac siya. Degreaser para matanggal ang mga mantika ng ating mga pinaglutuan. At syempre, meron foam booster para naman po maging mabula ang sabon. Ito ang ating instruction, sundin ng mabuti. Kumuha na po pala ako ng isang balde, palanggana, kung ano man ang meron kayo. At nilagyan ko ng 13 liters. Yan po ang ginamit kong panukat, bote ng Absolute Water. At ito na po, mag-uumpisa na tayo. Yan po ang unang ilalagay. Hindi ko alam kung SLES is less o ano. Pero ayan, nalaglag. Dalawa po pala ang plastic. Huwag pong gagayahin ang ginawa ng lola nyo. Kaya eto guys, pinipiga ko pa para masulit at makuha ko lahat ng laman. Yun nga lang po, naghugas ako sa loob kasi medyo madulas po siya sa kamay. At eto po ang instruction kasi pagkatapos mahulog, hintayin muna ang isang oras bago haluin. Make sure na isang oras. At eto guys, hahaluin na. Gamit ko po ang aking sandok na minana ko pa po sa aking mother-in-law. Wow! At ayan, halu-haluin ng mabuti hanggang matunaw at walang buo-buo ang SLES o SLES. At eto na guys, bumubula-bula na siya. Pagkatapos po nun, susunod natin ang ating CDEA Foam Booster para po yan sa pagbula ng ating sabon pag po tayo'y naghuhugas ng plato. Siyempre naman, para walang masayang, pigain po natin ng mabuti. Sulit kada patak. Pagkatapos po, siyempre, as usual, halu-haluin pa rin. Isusunod na po natin ang ating degreaser. At siyempre, alam nyo na kung ano ang degreaser. Pigain po natin mabuti para sulit po ang kada patak. At pagkatapos natin ihulog, at siyempre naman, maghahalo-halo na naman po tayo. Hindi po yung kinakain, maghalo lang po. Isusunod na po natin ang ating anti-bac moisturizer at kung ano-ano pa, stain remover. Iisa lang po yan at nasa isang pack lang. Kapag nabasa po natin, isang pack lang po yun at ibuhos ulit natin. Haluin ulit ng ating mahiwagang sandok. Pagkatapos po niyan, ilalagay na po natin ang pangkulay. Yan po yung nagpapadilaw ng sabon. Ihahalo ulit natin hanggang sa maging kulay wiwi. At ito na ang susunod, ang pampabango, ang lemon scent. Ibuhos na rin po natin at pigain mabuti dahil syempre mahalaga ang bawat patak. At as usual, ano pa ang gagawin natin kung di haluin na naman ng ating mahiwagang sandok. Hetong sodium chloride naman po ang ating isusunod. Yun nga lang po, unti-unti lang daw ang buhos nito habang hinahalo at nagkamalian lola nyo. Ito po yung pampalapot, parang po maging parang maki siya para sa mga Chinese at magmukha naman pong sabaw ng saluyot para po sa mga Ilocano. At as usual, halu-haluin na naman po hanggang po maging malapot siya na parang mga nabibili nating liquid soap. At heto na siya, nakuha ko na po ang kanyang consistency at malapot na siya. Iwan lang daw po hanggang sa mawala ang mga bula sa ibabaw bago natin isasalin sa ating mga container. Heto nga po pala ang aking mga containers at eto na po ang aking embudo. Isasalin ko na po siya gamit ang aking sandok na pangsabaw. At eto guys, nakabuo po ako, naka-apat na galon po ako. Yan po yung mga naubos ko na pong liquid soap at itinabi ko lang po. Pwedeng-pwede po itong pangnegosyo at pwede rin po ito para sa personal use. Nasa 200 lang po ang isang pack at makakagawa na po kayo ng apat. Siyempre, i-add po natin ang shipping cost para sa ating puhunan
at ang laki po ng ating matitipid. At eto na guys, almost done na at happy ang lola nyo. Maraming salamat po pala sa pag-join sa akin sa paggawa ng aking DIY dishwashing liquid. Hindi po sponsored ito. Sana sa susunod sponsored na talaga. At ayan guys, maraming salamat po. At ayan, naka-apat na galon po ang lola nyo. Thank you guys, and don't forget to click my like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga upload. Hanggang sa susunod, check my description box kung saan ko to binili. Salamat guys!